Hello guys, this is Corazon and welcome back to my channel. So guys, dahil nga sa previous video na in-upload ko sa Facebook and sa YouTube, madaming nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang microphone na ginamit ko, kung saan ko nabili, kung magkano, at kung paano ko sinet up. So guys, dahil marami nagre-request sa akin at nagtatanong, I will be having a video and I'm going to teach you how to set up a mini studio at home. So guys, eto, hindi ko na patatagalin ang pagtuturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan ko binili ang aking condenser, microphone condenser. So guys, sa Lazada ko lang siya binili. Bale, it cost around 1,990 pesos sa Lazada. Bale, sa Lazimall ko siya binili. Kasi marami akong nababasa kasi na iba na parang hindi maganda yung quality ng nabibili nila, yung pag sobrang mura ng microphone condenser na binibili nila. So ako, nagtingin lang din ako sa reviews. Nagtingin lang din ako sa mga previews na bumili ng condenser na ito. Kaya dun ako bumili. Kung gusto niyo rin guys, I'm going to drop the link here below in the comment section para dun na lang din kayo bumili. So guys, ang package na yon, it includes the, of course, the arm stand. Ito, arm stand. Bali guys, ang nangyayari, ang meron kasi doon, arm stand, hindi siya talaga yung microphone stand na katulad ng nakikita or ginagamit natin. Yung mga sa, kunwari, sa church or di kaya sa schools, hindi ganun. Arm stand lang siya. So, you will be needing a table like this para isa-set up natin mamaya. So, ito, arm stand. Nandito na rin pala, kinapit ko na rin pala yung microphone holder dito sa arm stand. And then, the next one, meron na rin siyang kasamang pop filter. May pop filter na rin siya. Bali, ito yung nag-filter ng mga small noises na pag nagre-record tayo, like, kunwari yung hinga-hinga, ganun. Ito yung nag-cover. Meron tayong pop filter, meron tayong arm stand, meron tayong mic filter. Ito naman guys, yung inilalagay natin sa mic para yung mga little noise maaano din niya, matatanggal din niya or mafi-filter niya. So guys, next one of course is the BM800 microphone condenser na nabili ko sa Lazada, which cost 1,990 pesos. Bali guys, ang napunta sa akin is color gold and black. Anyway, kahit naman anong kulay niya guys, I recommend na lalagyan niyo pa rin siya ng cover para yung mga small noises ay hindi niya makakapture. So, dati kasi nagtry ako nang wala nito. Lahat ng noises around sa kwarto or around sa room ay nakukuha nito. So guys, ang tip ko sa inyo, dapat hindi wala masyadong ingay. Kumbaga talagang nasa kwarto kayo, yung kwarto nyo is talagang sealed na walang makakapasok na ingay. Kasi kahit ibon, kahit aso, naririnig to. Kahit nga yung lagab, yung hakbang ng paa, naririnig nito. And also guys, meron na rin siyang kasamang cord. Ito yung ano, yung mic cord para dito. Actually complete na. And para makapag-record ka, ang pinaka need nyo talaga is itong splitter. Ito yung kailangan nito ng splitter para sa headphone and sa microphone. So guys, ito yung tinatawag nilang one male and one female na splitter dahil ito yung magko-connect sa headphone mo at saka sa microphone. And of course, dahil nabanggit ko na yung headphone, you will be needing also a headphone. Yung iba ang ginagamit nila is earphones. Pwede din naman po yung earphones, pero I am using the headphone kasi gawa ng mga bass. Mas rinig pag nakaganyan. Mas rinig na rinig mo yung buong tugtog, mas rinig na rinig mo lahat. Tsaka mas feel mo na nagre-record ka, di ba? So guys, ito yung mga kailangan at ito yung kasama sa package. Itong lahat aside from this,
ito akin to, but the package includes the arm stand, the pop filter, the microphone filter, the microphone itself, the cord, and the splitter. So guys, ito yung mga need nyo para makapag-record. So, i-set up na natin siya ngayon. So guys, when you're all set, na ilagay na natin ang ating arm stand, ang ating microphone condenser, at ang ating pop filter. Ang next na gagawin natin is i-connect natin yung jack ng microphone and the jack ng earphones dito sa splitter para mag-connect siyang dalawa. Then gagamit tayo ng cellphone para matry natin itong microphone condenser. So guys, nakabit na natin ang ating microphone at ang ating earphones dito. Ang gagawin naman natin is i-connect naman natin siya sa ating cellphone. Dahil cellphone lang guys yung ginagamit ko sa pagre-record. So guys, once na na-connect natin ang ating cellphone at ang ating headset. So guys, this is my voice when I'm using the BM800 microphone condenser together with the pop filter and the microphone filter. So guys, as you can hear, masasabi niyo talaga na nag-iba na yung voice ko when I'm using the microphone condenser. So talagang na-filter na at inaayos na siya talaga ni microphone ba ang pinoproduce niyang sound. So guys, ito talagang microphone is fits sa mga small YouTubers like me, sa mga streamers, sa mga gamers, sa mga online teachers, lalo na ngayon na maraming mag-online teaching, mag-online classes, and also sa mga not so professional singer na mahilig mag-cover or who loves to cover a song. So guys, I am highly recommending the BM800, and also talagang maganda yung quality na ibinibigay niya na at yung ipinoproduce niya. So guys, try natin ang sample song. So sige, try natin. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, at hindi kita kung paano i-set up ang inyong mini studio and kung saan nabibili ang microphone condenser BM800, and nakapag-try na din ako ng sample. So guys, if you love and like this video, please hit subscribe, comment below, and click the notification bell. Thank you guys! I hope you learned something. Thank you! Bye-bye!